kabuhan. Ako nga pala si Anton at welcome sa kwento ni Tonyo. So ngayon pagkwentuhan natin kung paano ba nilinisan ang fish tank ng betta fish. Ito nga pala yung alaga kong betta fish. Si Blue. Kasi kulay asul. Ito siya. So, huwag kayong magtaka kung bakit kulay medyo parang brown yung tubig. Hindi po yan madumi. Kulay po yan nung dahon ng talisay. Ang madumi ay yung andun. Marami na siyang pupo. Ayun yung mag-focus. Ayan o. Yung dahon, may mga parang alikabok na. So yun, may mga hindi na kinain yung ano. Nagagalit siya. Pakitang gilas ka, Blue. Magpakitang gilas ka. So may mga tira siya doon, hindi na kain. So ito yung dininisan natin. Ako lang pala. Samahan niyo ako. So unang gagawin, babawasan natin yung tubig gamit itong plastic cup. Pwede nyo rin istruhin. Sipsipin nyo sa kanyo idura. Kadiri. So, bawasan na natin. Bawasan ko na pala. So, ayan. Bawas na. Susunod naman natin gagawin. Tanggalin natin yung halaman. Yan na, tinanggal ko na. Sorry, medyo madumi-dumi. Water Sprite to. Ang hirap niyang buhayin. Ang dali niyang mamatay. Patayin niyo mag-focus. Yan. Water Sprite. Dali niyang mamatay. Pero ito, hindi ko alam kung anong tawag dito. Ang bis-bis niyang mabuhay. Anyway. Sunod yung dahon ng talisay. Nakaharang yung kamay ko. Ayan. So ito na yung dahon ng talisay. So naglilinis ako after 1 week. 1 week talaga. Mas maganda yun. So yun siya. Kaya natin tinanggal yun kasi huhuliin natin siya. Huhuliin natin siya. Yun, pasok. Tignan nyo ba? Ayan na siya. Nahuli na si Blue. Pansin ko lumaki siya. Kasi pa, dati kasha to sa ano eh. Dito eh. Ngayon no. Hindi na masyado. Lumaki siya. Ay, humaba yata. Ewan ko, sunod. Yan ah. Inisan na natin. Inisan ko pala. So, ayan na. Malinis na siya. Dito na yung bato. Yung halaman. Dahon ng talisay. Bakit kailangan dahon ng talisay? So, yung una kong vlog, hanapin nyo na lang doon. Palalabasin ko na lang dito yung kumpaga yung suggested video ko. Ayan. So, susunod. Balik na natin, no? Parang tanga lang, no? Tinanggal, tapos binalik ulit. So, balik na natin yung mga batong maliliit. Yung halaman. Tapos yung dahon ng talisay. Bago na to. At syempre, huli na siya. Okay. Simulan na natin. So, ayan. Nalagay ko na yung bato. Yung halaman. Saka yung dahon ng talisay. Ngayon naman yung stock water. Huli natin yung stock water. Nandito. Stock water. Ang stock water. Eto. Stock water natin. Atin lang natin. O, akin lang pala. Ito siya. Stock water yan. O, nga, stock water na. So, ubuhos natin siya rito. Siyempre. Kasi kung lalagay natin isda na walang tubig, para lang tanga. Diba? So, ayan. Masalin ko na. Ang unti lang pala ang laman nito. Napaka unti lang pala. So, hindi siya masyadong napuno. Siguro mag-stock na lang ako ulit. Tapos, tatagdagan ko na lang.
So ayan na. Siyempre hindi pa natin siya lalagay kasi mayroon pang process na tinatawag na so hindi natin siya bubuhos agad kasi bago yung tubig niya. Ibug muna natin siya ng ganyan. Yan. Iipit natin yan, teka. Hindi ko nahawakan dyan, teka lang. So, ito na. Nilagyan ko ng ipit kasi hindi ko hahawakan yan ng 30 minutes o 50 minutes dyan. Mga 30 to 50 minutes natin ibaba ay gaganyan siya. Kasi. Okay. So, mamaya na yan. Balikan natin yan. Okay, mag-chikahan muna kayo ng inyong mga kachismos. Mga marites. Balikan natin mamaya ito. At ito na yung last step. Lalagay na natin yung ating betta fish sa tank at nailagay ko na. Yan, palangoy-langoy na siya ngayon. So maraming salamat sa panonood nyo. Salamat sa mga sumusuporta. God bless you all. Huwag kalimutang mag-subscribe.